na in at sambahin ang Panginoong butin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay inakoniyat hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butiin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Amo at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong puso mong ipinagkaloob sa iyong mga matapat na lingkod ang kadakilaang maging banal na iyong ikinalulugod. Ipagkaloob mo na mapag-alam kami ng ligas ng iyong Espiritu na siyang pumupuspos sa kalooban ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Mahabag ka sa amin, Panginoon, Diyos ng sanlibutan. Lingapin mo kami at gawing mong matakot sa iyo ang lahat ng bansa. Sa gayon makikilala nila tulad ng pagkakilala namin sa walang ibang Diyos, liban sa iyo, Panginoon. Magpakita ka uli ng mga kababalaghan. Gumawa ka ng mga bagong himala. Tipunin mong lahat ang mga lipi ni Israel.
at ibalik mo sila sa lupaing ipinamana mo sa kanila noong una. Kaawaan mo, Panginoon, ang bayang itinuturing na bayan mo, ang Israel na inari mong anak na panganay. Kahabagan mo ang aming banal na lungsod, ang Jerusalem na pinili mong tirahan. Punuin mo ang Siyon ng mga awit ng pagpupuri sa iyo. Punuin mo ng iyong kalwalhatian ang iyong banal na tahanan. Patunayan mo sa iyong bayan ang mga ginawa mo noong unang panahon. Tuparin mo ang mga pahayag na ginawa mo sa pamamagitan ng iyong pangalan. Gantihin mo ang mga umaasa sa iyo. Patunayan mo, Panginoon, na mapagtitiwalaan ang iyong mga propeta. Ipagkaloob mo na ang idinadalangin ng iyong mga lingkod naway manaog na sa bayan mo ang pagpapala ni Aaron. Sa gayoy, makikilala ng lahat ng tao sa sanlibutan na ikaw nga ang Panginoon, ang Diyos na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala'y patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo, nagmadlay hindi maglilikat. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kami parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit, magpapasalamat sa iyong pangalan. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Magsitayo po ang lahat. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunuos natin. Inyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus
nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa kanya. Wika niya, ngayon ay panahon na tayo patungong Jerusalem. Ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil sa ay tututyain nila, luluran, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. At ang sabi, Guru, may hihiligin po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ay makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong kinikingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababatap ba ninyo ang hirap ng babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daraanan ko? Upo, tugon nila. Sabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo at kayo ay bibinyagan sa binyag na daraanan ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukan na sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghahandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sakalip
ang sinuman sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa ating Ebanghelyo ngayong umaga, ibig ipaalam sa atin ng ating Panginoong Jesus na sa mata ng Diyos ang pinakadakila sa lahat ay yung taong lagi-laging naglilingkod sa kapwa, laging tumutulong sa kapwa, lagi-laging nagkakawanggawa, laging nag-aalay ng kapwa para sa iba, at laging inakalimutan ang sarili at iniisip niya lagi ang kapakanan ng iba. Yan ang pinakadakila sa mata ng Diyos sa mga tao, ang taong laging naglilingkod. Walang tigil ang kanyang paglilingkod sa kapwa. Kaya kung ibig po natin maging dakila sa mata ng Diyos, lagi tayong maglingkod. Huwag tayong tumigil sa paglilingkod, sa pagtutulong sa lahat ng ating kapwa. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinakayag ni Kristo na ating Panginoon ang kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang mapagpakasakit na lingkod, ilakad natin sa Amang Makabagin ang ating mga panalangin. Ang ating tugon, gawin mo kami mga tunay na lingkod o Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod o Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging tunay na mga lingkod na kumikilos na mayroong malasakit, na tulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga tagasunod. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod o Panginoon. Ang mga pinuno ng mga gobyerno, naway gamitin nila ang kanilang katungkulan para sa kabutihan ng kanilang pinamamahalaan, at iwasan ang away at kawalang tiwala. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod o Panginoon. Ating lahat nawang mapagtanto
na ang tagumpay sa mata ng Diyos ay hindi nasusukat sa mga panuntunan ng mundo, kundi sa paggalang na ibinibigay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway kanilang maunawaan, na nagiging isang dakilang biyaya ang paghihirap nila kapag inugnay sa paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Makalangit na Ama, tulungan mo kami maglingkod sa bawat isa katulad ng iyong anak na ibinigay ang kanyang buhay para sa amin. Hinikiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan mo nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan? Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aag natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming pag-aahin ang pagpupuri at pasasalamat ay lagi nawa naming magampanan ng buong galak. Nasambakin ang ngalan mo at paglingkuran ang kapwa-tao gaya ng ginanap ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon,
na si San Felipe Neri ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inikayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpa hanggang ngayon sa mga panalangin na kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mo na dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Broderick, aming tagapangasiwa, at ng tanang kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kakarian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
kaligtasan na sa'yo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muog at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa. Sa pag-asa at kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkain na nagbibigay buhay. Katulad ng naging pananabik ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Adresus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sag ng aming kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, ininarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, dinarangal ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno.